Anong lagay na ni Fabian? Sa ating mga taga-subaybay, patuloy tayo nagmo-monitor sa severe tropical storm na si Fabian. At bagamat malayo ito sa kalupaan na ating mas at walang warning signal, ay patuloy nga nagpapaybayo ng habagat. Ang sentro ng severe tropical storm na si Fabian kaninang alas 4 ay tinatayang nasa layong 1,090 kilometers east-northeast na extreme northern Luzon. Naglayong lakas ng hangin, umabot hanggang 85 kilometers per hour malapit sa gitna nito, at yung pagbugso ng hangin ay posibleng umabot na hanggang 105 kilometers per hour. Kumikilos naman sa direksyong north-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Posibleng nga nasa pagitan na ngayong araw hanggang bukas ay tuloy na itong lumabas ng northern boundary ng PAR. At subalit, yun nga, yung patuloy nitong pagpapaibay sa habagat ay magdudulot ng mga pag-ulan dito sa ilang bahagi ng Luzon, particular na dito sa mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan at maging sa Ilocos Region. Pinapayuhan natin yung mga kababayan natin dito sa mga nabanggit na lugar na maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pag-uho ng lupa. Samantala, dito sa Metro Manila, sa Calabarzon at Western Visayas, asahan na magiging maulap ngayong araw, may mga pag-ulan at mga pulupulong pagkidlat at pagkulog. Patuloy din tayong magbibigay ng update sa bagyong si Fabian at sa habagat. Mamayang alas 11 po ay papalabas natin yung latest Tropical Cyclone Bulletin at Weather Advisory. Yan muna ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. O si Chris Perez nag-uulat. So Chris, ang nagpapalakas sa habagat ay itong si Fabian. Tama po. No? At saka yung isa pang tropical depression na nasa labas ng PAR ay nagpapaybay rin ng habagat. Kung kaya't hindi lamang yung landmass ng Luzon, kundi maging yung western seaboard ng Luzon ay inaasahan na makakaranas ng mga unfavorable weather condition, lalo na sa mga mangisda at yung mga may maliit na sakim pandagat. Maraming salamat, Chris Perez ng PAGASA, and good morning.